Ikalawang sulat ni Pablo para kay Timoteo. Ito ang huli at pinaka-personal na sulat ni Pablo. Isinulat ito ni Pablo habang nasa kulungan siya at para ito kay Timoteo na malapit na estudyante at kasama sa paglilingkod. Hindi natin alam kung gaano na katagal mula nang isulat niya ang unang Timoteo, pero makikita natin na nag-iba ang sitwasyon ni Pablo at mas malala ito. Nakakulong siya sa Roma. Pwedeng tinutukoy niya dito yung kinulong siya sa isang bahay na mababasa sa mga gawa, Kabanata 28. O pwedeng nakalaya siya mula doon tapos sinundan ng mahabang panahon ng pagmimisyon at pagkatapos ay muli siyang inaresto sa Troas. Kahit alin dito, ayon kay Pablo siya ay nililitis sa korte at hindi maganda ang sitwasyon. Sigurado siyang hindi na siya makakaligtas dito. At dahil sa malagim na sitwasyong ito, sumulat si Pablo kay Timoteo na nasa misyon pa rin sa Efeso. Hiniling niya kay Timoteo na puntahan siya sa kulungan para ipasa sa kanya ang inumpisahan niyang misyon na pagtatayo ng mga komunidad ng mga Kristiyano sa iba't ibang lugar. Simple lang ang disenyo ng sulat. May dalawang malalaking bahagi kung saan mababasa ang hamon ni Pablo kay Timoteo. Una ang tanggapin ang tungkulin niya bilang isang pinuno. At bago niya puntahan si Pablo, harapin niya muna ang masasamang guro na nanggugulo pa rin sa Efeso. Pagkatapos nito, tinapos na ni Pablo ang sulat. Nagsimula si Pablo sa pagpapasalamat sa Diyos para kay Timoteo at sa pamilya niya, lalo na para sa kanyang lola na si Loida at ang kanyang nanay na si Eunice. Tinuruan nilang mabuti si Timoteo gamit ang mga kwentong nakasulat sa lumang tipan. Pinalalim nila ang pananampalatayan niya kay Jesus na Mesiyas. At dahil sa matibay na pananampalatayang ito, ibinigay ni Pablo ang una niyang hamon kay Timoteo. Dapat niyang labanan ang anumang tuksong ikahiya ang magandang balita tungkol kay Jesus o si Pablo na nagdurusa sa kulungan dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ngayon, kailangan bigyang din ito ni Pablo dahil sa masamang reputasyon na nakuha niya kasi lagi siyang kinukulong. Ang totoo, marami sa mga kasamahan ni Pablo ang nagdududa kung totoo ba siyang apostol. Binanggit niya ang dalawa sa kanila, sina Figelo at Hermogenes. Tinraidor nila si Pablo dahil ikinakahiya nila na kilala nila si Pablo na ngayon ay pinagbintangan na kriminal. Kaya hiniling ni Pablo kay Timoteo na huwag matakot na mapahiya at bisitahin siya. Alam ni Pablo na mahirap ang hiling na ito. Sobrang delikado para kay Timoteo. Kaya pinaalala niya kay Timoteo na ang kabutihan ni Jesus ang magbibigay ng kapangyarihan at napakahalaga nito. Kailangan mo ito kasi hindi madali ang sumunod kay Jesus. Kailangan mong ibigay ang lahat. Kinumpara ni Pablo ang pagsunod kay Jesus sa isang sundalo na nagsusumikap para masiyahan ang kanyang pinunong opisyal. O gaya ito ng isang atleta na nag-eensayo para sa laban. O tulad ito ng isang masipag at matiyagang magsasaka. Ang lahat ng tatlong paghahambing na ito ay may kinalaman sa isang taong may dedikasyon sa bagay na mas malaki sa kanya at handang mag-alay at magtiis ng mga hamon para makuha ang mas malaking layunin. At siyempre, ang pangunahing halimbawa nito ay si Jesus mismo. Dahil tapat siya sa Ama, ipinako siya ng mga Romano sa krus. At katulad nito si Pablo, siya mismo ay nagdurusa ngayon sa isang kulungan ng mga Romano. Ang paghihirap at pag-aalay ay normal sa buhay ng Kristiyano at ito ang dahilan kung bakit ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pundasyon ng pag-asa ng Kristiyano. O tulad ng sinabi ni Pablo sa isang maikli pero makapangyarihang tula, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari tayo kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil niya din tayo. Kung hindi tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maitatanggi kung ano o sino talaga siya.
ang pag-ibig ng Diyos sa ating mundo ay nagbukas ng bagong pag-asa dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya para sa mga matatag na nagtitiwala at sumusunod kay Jesus, ipinangako ng Diyos na makukuha nila ang katarungan at buhay. Sa mga tatalikod sa Kanya, hahayaan ng Diyos ang kanilang desisyon at iyon din ang gagawin sa kanila. Pero kahit pa tumigil sa pananampalataya ang mga tao, hindi yon magtutulak sa Diyos para hindi maging tapat. Kaya hinamon ni Pablo si Timoteo na patuloy na magtiwala kahit ano pa ang kapalit. Nagpatuloy si Pablo sa ikalawang bahagi ng sulat. Inutusan si Timoteo na harapin ang masasamang guro sa Efeso bago siya pumunta sa Roma. Kumakalat ang kanilang katuruan sa iglesia ng Efeso na parang kanser. Tinarget nila at ginamit ang ilang kababaihan na malakas ang impluwensya sa iglesia. Malamang na sila yung mayayamang kababaihan na tinukoy ni Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo. Hindi na siya nagbigay ng mga detalye tungkol sa baluktot na katuruan ng mga guro. Alam na ni Timoteo ang tungkol dito, pero nagpahiwatig siya. Binanggit niyang itinuturo nila na nangyari na ang muling pagkabuhay. Hindi natin alam kung sinusunod ng mga guro ang isang Griyegong paniniwala na hindi totoo ang ideya na muling mabubuhay ang katawan at iniisip nila na isa lang itong espiritual na karanasan. O kaya ay binaluktot lamang nila ang tinuro ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay na nagsisimula na ngayon sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu. Kahit alin dito, ang problema ay itinakwil nila ang matatag na pag-asa sa muling pagkabuhay at sa bagong nilikha. At tapos ay tinanggap nila ang isang klase ng Kristyanismo na pangsarili lang, masyadong espiritual at wala ng koneksyon sa pang-araw-araw na buhay. Kaya hiniling ni Pablo kay Timoteo na pumili ng mga tapat na leader na magtuturo ng tunay na magandang balita tungkol kay Jesus. Dapat nilang iwasan ang mga walang kwentang debate na nagsisimula sa pakikipagtalo sa mga guro. Imbis na ganito, dapat mag-focus si Timoteo at ang grupo ng mga leader sa pangunahin at mas mahalagang bagay. Dapat mag-focus sila sa pinakasentrong kwento at mensahe ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin sa panahon ni Pablo ay ang lumang tipan. Para kay Pablo, nagbibigay ang mga banal na kasulatang ito ng karunungan na nagdudulot ng kaligtasan dahil sa pananampalataya kay Jesus na Mesiyas. Sinasabi niya na ang buong punto ng mga kasulatan ay para ipahayag ang iisang kwento na nagpapakilala kay Jesus at may karunungan ito na binabahagi sa buong mundo. Pagkatapos, tinalakay ni Pablo ang tungkol sa katangian at layunin ng banal na kasulatan. Para sa kanya, mula sa hininga ng Diyos ang lahat ng banal na kasulatan. Sa literal, espiritu ito ng Diyos. Tinutukoy dito ang papel ng espiritu sa paggabay sa mga sumulat ng Biblia para maisulat nila ang gusto ng Diyos na marinig ng mga tao. At nangungusap ang Diyos sa mga tagasunod niya sa banal na kasulatan sa napaka-praktikal na layunin. Sinabi ni Pablo, may pakinabang ang mga ito sa pagtuturo, sa pagsasabi sa akin ng mga bagay na hindi ko alam dati. Nagagamit ang mga ito para hamunin tayo, sabihin sa atin ang tungkol sa mga bagay na sinasabing pinaniniwalaan natin pero hindi naman isinasabuhay. Magagamit ang mga ito para itama tayo, ilantad ang magulong paraan ng ating pag-iisip at pag-uugali. At magagamit ang mga ito sa pagsasanay para maging matuwid, sa pagpapakita ng bagong paraan kung paano maging tunay na tao. At lahat ng ito ay para ihanda ang mga lingkod ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Tinapos ni Pablo ang liham sa pagpapaalala kay Timoteo na maaaring hindi na siya makakalabas ng buhay sa kulungan. Kaya hiniling niya kay Timoteo na puntahan siya sa lalong madaling panahon bago magtaglamig. Ayaw niyang mamatay sa sobrang lamig sa kanyang kulungan kaya kailangan niya ang makakapal niyang damit na naiwan niya.
at hiniling niya din na dalhin ni Timoteo ang mga personal na dokumento na naiwan niya sa Troas, malamang noong inaresto siya. Nabanggit niya din si Alexander na sobrang mapanganib na tao at dapat iwasan ni Timoteo. Malamang na responsable siya sa pinakahuling pag-aresto kay Pablo. Nagtapos si Pablo sa pagbanggit na halos lahat ay iniwan siya sa bilangguan at ang tanging umaaliw sa kanya ngayon ay ang personal na presensya ni Jesus na naninindigan kasama niya at magliligtas sa kanya kahit pa na mamatay siya. Dito natatapos ang sulat. Ang sulat na ikalawang Timoteo ay nagsisilbing paalala na ang maimpluwensyang buhay at misyon ni Pablo ay palaging may hamon, pagdurusa at pakikipaglaban. Ang pagsunod kay Jesus ay may kasamang panganib at pagsasakripisyo. Ibig sabihin nito ay tinatanggap mo ang kagipitan at kawalan ng ginhawa sa iyong buhay. Pero ang mga bagay na ito ay hindi tanda na wala ang presensya ni Jesus. Ang totoo, gaya ng natuklasan ni Pablo, kasama ng mga henerasyon ng mga Kristiyanong sumunod sa kanya, ang pag-ibig at katapatan ni Jesus ay totoo at mas lalong nararamdaman, lalo na sa madilim at mahirap na mga sandaling iyon. At yan ang tungkol sa ikalawang Timoteo, ang huling sulat ni Pablo.